How are you guys? I'm Marlon Jime. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe. Pakiclick na din ang bell notification para updated ka sa contents ko. Okay, sa videong ito, i-share ko sa inyo ano ba yung mga features na kailangan mong i-consider pag bibili ka ng vlogging camera. Sa vlogging camera kasi, hindi pwedeng basta ka lang bumili. Importante na yung mga features na kailangan mo as a vlogger nandoon sa camera. Nagkamali ako dito when I bought my first vlogging camera, so no choice ako kundi palitan siya. So gastos. Pero in fairness, nagagamit ko rin naman in some other way yung first camera ko na mali ko nang bili nga. So basically, ito yung camera ginagamit ko, Canon. Canon 200D. Ang ginagamit kong camera ngayon sa pag-video is yung first camera na nabili ko. So ito yung main camera talaga na ginagamit ko sa most of my videos. Ano ba kasi ang mga features nitong camera na to? Bakit ko siya nire-recommend? Number one consideration, dapat yung screen niya rotating. Ang tawag dun, vari angle. Just like this one. Yan. Kasi unless meron kang videographer, pero kung mag-isa ka lang, importante na rotating yung screen para pag nag-record ka ng video, nakikita mo kung ano yung itsura mo dito. Pag hindi siya rotating, just like yung camera ginagamit ko ngayon, yung una nga, tinitingnan ko pa, baka putol na yung ulo ko, ganun. Baka masyado ako malayo o masyado ako malapit, ganun siya. So it's very important na rotating yung recording screen. And also, touch screen din siya. 3 inches. Tapos, siya may autofocus, saka pinafollow niya yung movement ng head mo. So maganda siya. So pag medyo gumagalaw ka sa video mo, hindi siya na out of focus sa face mo. Mayroon siyang face detection. So number one, dapat yung screen rotating para nakikita mo yung sarili mo habang nag-video ka. Lalo na pag mag-isa ka lang nag-video. And number two consideration, dapat meron siyang microphone input. Bakit ganon? Meron naman itong built-in microphone, pero pag medyo malayo ka sa camera, humihina na siya. Kaya kailangan mo ng external microphone. Gagaya nito, pag nag-video ako, nandun yung camera medyo malayo sa akin. So gumagamit talaga ako ng external microphone. At saka ang nagustuhan ko pa sa camera na to kasi, ito yung nilabas ng Canon na DSLR na compact. Hindi siya katulad ng mga old model ng DSLR nila na ang bibigat siya ng bulky. Ito kasi, pag DSLR, di ba maraming lens ang Canon? Pag gusto mong i-replace yung lens, pag DSLR, hindi mo kailangan ng adapter. Pero pag mirrorless, kailangan mo siya ng adapter para magamit mo yung extra lens, yung prime lens. Saka syempre, yung format ng video nito, MP4, 1080p Full HD. Meron din siyang memory card slot. Tip pala sa SD card, dapat minimum niya 80 Mbps per second. Yun yung transfer speed. Tapos, number 10, yung writing speed, 80 Mbps, and then number 10. Saka meron din tong rechargeable battery, lithium. Tip pala, mas magandang meron kang extra. Kasi, di ba, pag matagal kang nag-video, tapos bigla siyang nalobat, at least hindi mo kailangan maghintay na i-charge yung isa mong battery bago ka magpagtuloy ng video. Kasi, inaabot din to ng parang 2 hours bago siya ma-full charge, or 1.5 hours. O, di ba, sayang yung time. So, pag meron kang extra battery, papalitan mo lang, video ko na naman. Tsaka, ito pala, tama, meron siyang tali, no? Nabili ko lang to sa Lazada kasi yung kasama niya talaga nung binili to, walang tali. Kaya, pag nag-video ako sa labas, naiwan. So, maganda to may tali, hindi naiiwan. Tapos ito pinalagyan ko din ng screen protector para hindi siya na-scratch. Na ano naman siya, naka-customize. Yung picture quality nito, 24.2 megapixels. Sharp and crisp yung image quality nun. May
Meron din itong built-in Wi-Fi. Marami siyang picture mode dito. So usually ang ginagamit ko lang yung P sa pagbibideo, tsaka sa pag magki-picture ka ng umaga. Pero pag gabi naman, tina-transfer ko siya sa A+. Kasi pag low light, dapat yung picture mode mo naka A+ para mag-auto pop-up yung flash. Pag binili mo itong DSLR na to, meron na siyang kasamang bag. So, maganda yung bag. May mga compartment. Tapos, dito sa bag, dapat meron kang silica gel para maiwasan mag-moist ito pag ini-store mo sa bag. So, yun yung mga important features when it comes to a vlogging camera. I love this camera. Pag namamasyal talaga, hindi na ako nakakaalam na hindi ko to dala. Minsan naiwanan ko to, binalikan ko talaga. So, investment mo sa pagba-vlog and even sa photography lang ang gusto mo, i-recommend ko talaga tong camera na to. Actually, may mga pinagpilian akong brands bago ko to nabili, pero siya talaga yung naging final choice ko. Kasi yung iba, ang ganda-ganda nga ng lens. Wala namang microphone input. Tapos yung iba naman, may microphone input, pero mababa yung resolution, nasa 18MP lang. Lahat ng kailangan ko sa vlogging camera and even sa photography lang ang nasa kanya. Kung gusto nyo ng mas detailed features ng camera na to, nasa description box yung link to Canon website. Pagdating nyo sa Canon website, overview page lang to. So, if you want further details, i-click mo tong more info and then yung specifications. Okay, nandito na lahat. And you can also download the brochure. Pala yung unang camera na nabili ko, Canon EOS M2. So, yung screen niya hindi naro-rotate. Yun ang problema ko dito. Pero meron siyang microphone input, so okay din yan. Tapos yung video niya, full HD din. Thank you for watching! Please stay on this channel. See you next time! Bye!